guys, welcome back to my channel. So isa po uling simple at madaling lutuin breakfast ang aking i-share sa inyo. Ito ay ang Japanese pancake. Meron po tayong tatlong itlog, all purpose flour, meron din po tayong white sugar, ayan, 2 tablespoon ng white sugar, 20 ml ng milk. Kung wala po kayong fresh milk, pwede po kayong gumamit ng powdered milk. And then, meron din po tayong vanilla. So, optional lang po ang vanilla. Pwede po kayong hindi maglagay kung ayaw nyo po ng vanilla. So, ito po yung 5 ingredients na kailangan natin. So, simulan po natin. Separate lang po natin yung egg yolk at ang egg white. Add natin ang milk sa egg yolk and then after po natin ma-add ang egg, i-add po natin ang all-purpose flour and then salain lang po natin mabuti para maalis yung buo-buo. So, pwede nyo rin pong gamitin ang cake flour kung wala po kayong all-purpose flour. Ayan po. And then, mix lang po natin mabuti para mag-level yung pagka-smooth niya. And then, after po nyan, add po natin yung vanilla. About 1/4 teaspoon lang po ng vanilla. After po ng vanilla, set aside lang po natin ito. And then, gagawa po tayo ng meringue. So, ayan po. Sa paggawa po nitong meringue, guys, kailangan po natin siguraduhin tama yung speed ng ating mixer. So, ayan. Kailangan po natin make sure na ma-double size yung ating egg white, yung meringue. Then, about 10 minutes na pag-mimix. I-add po natin yung white sugar. Paunti-unti po lang natin ng paglagay para hindi po masira yung ating ginagawang meringue. Then about 20 minutes, makikita na po natin yung differences. So, ayan. Malalaman po natin, guys, kung okay na yung ating meringue kapag inalis natin yung mixer ng may point siya. And then, after po natin mag-gawa yung meringue, mag-add lang po tayo ng konti dun sa ating mixture kanina. Yung sa flour. So, add lang po natin ng konti. And then, after po natin mag-add, mix lang po natin. And then, ito pong mixture, i-add naman po natin dun sa meringue. And then, dito po tayo magka-cut and fold. So, ayan po. So, guys, kailangan pong tama yung ating pagka-cut and fold para hindi po masira yung meringue. Tama po dapat yung bilis ng ating pagka-cut and fold. So, tulad po ng nasa video, makikita nyo po kung paano ko po ginawa yung pagka-cut and fold ng ating mixture. So, dapat po tama yung pagka-cut and fold kasi kung medyo mabilis po yung ating pagka-cut and fold, may possibilities po na masira yung meringue. So, matutunaw po siya. So, ayan po. And then, after po nito, magpainit lang po tayo ng kawali. Sa mahinang apoy lang po, guys, para hindi ayan po, para hindi po madaling masunog yung ating pancake. So, mag-add lang po tayo ng about 2 tablespoon dito sa ating kawali ng mixture.
And then after po nito, takpan lang po natin and lutuin po natin ng about 5 minutes both side. So ayan, baliktarin lang po natin dahan-dahan. So makikita po natin na nag-brown na yung ating pancake. So kapag po brown na yung kulay niya, it means luto na po yung ating pancake. Ayan. So ulitin lang po natin yung procedure. So ito pong aking pangalawang ginawa, medyo malaki po. So naglagay po ako ng 3 kutsara. Ayan po. And then lutuin po natin ulit ng about 5 minutes both side. So napakasarap po nitong almusal. Dahan-dahan lang po ng ating pagbabaliktad. So ayan po. So guys, kung nagustuhan nyo po itong aking video, please like and subscribe my channel. At pakiclick na din po yung notification bell ko dyan sa baba para updated po kayo sa aking mga upcoming videos. So once again, thanks for watching and God bless. See you in my next one, guys. Bye-bye!